today's video, I will share with you again how I do my minimalist cake. So, I'll do my best ulit na ituro sa inyo yung step-by-step process na ginagawa ko. So, yung cake natin for today is 5x2 red velvet cake with filling and soft icing frosting. Nag-start ako mag-frost ng cake sa bottom, papunta sa taas. Then, sa top naman ng cake, using piping bag ulit. So, yung icing ko dito na allotted is sakto lang din kasi yun yung nakalagay sa costing ko. So, sakto lang siya. May konting allowance lang, pero sakto lang din. So, una ko nagpapakinis sa top ng cake. So, smoothen out ko muna yung ibabaw. Para yung mga excess icing, pupunta siya sa sides. Tapos, sa sides naman ako mag-scrape. So, minimal touches lang talaga ako sa cake kasi mas mahirap sa akin kapag maraming beses mo siyang pinapadaanan ng spatula. Mas mahirap siyang pantayin. So, daan-daan lang. So, hanapan mo din ng right grip yung offset spatula mo. Kung saan ka sanay, kung offset spatula or straight spatula, hanapan mo lang siya ng right grip. So, tapos, sobrang light lang nung hawak mo sa kanya. Parang ginaguide mo lang siya. Huwag kang manggigil dun sa offset spatula or sa spatula na ginagamit mo. So, kung may mga naiiwan akong mga gaps, pinifill ko lang ulit siya nung icing na na-scrape ko dun sa ibabaw. So, yan, dahan-dahan lang, sobrang light lang. Tapos, yung hawak ko sa kanya, sobrang light lang din. Para lang ako naghahawak ng ball pen. So, hindi ko talaga siya inahawakan ng mabigat. Dahan-dahan lang siya. So, yan. So, bali ang ginagawa ko, sa top muna ako tatanggal ng icing or nagpapakinis ng icing. Tapos, sa sides, para ma-scrape ko yung mga excess icing sa top. Tapos pagtapos ko sa side, sa top ulit, scrape ko naman yung mga excess icing ko na nakuha ko sa gilid. So, ganyan lang. Dahan-dahan lang. Sobrang light lang talaga nung hawak ko dun sa offset spatula tsaka yung binibigay kong pressure dun sa cake. Dahan-dahan lang talaga. Mag-invest kayo ng magandang turntable kasi mas malaking tulong siya kapag stable yung turner mo. Kasi pag yung mga sa experience ko lang, yung mga turntable kasi na plastic, hindi sila, masyado siya lang magaan. So, hindi siya masyadong stable kapag magagaan yung mga pinapatong mo kagaya ng mga small cakes. Pero kapag mga ganitong aluminum alloy, mas mabigat siya. So, kahit magaan yung ipato mo, steady yung pag-ikot ng cake. Pag plastic kasi parang may mga lumps. Kaya malaking factor din yun na nakaka-affect sa pagpapakinis ng cake. So, dahan-dahan lang yung scrape sa ibabaw. Pag gusto mo nang pakinisin yung top. Okay lang naman kahit hindi super perfect or sharp edge, hindi naman kailangan ganun. So, kung masaya ka na doon, okay na yun, mag-move forward ka na. So, ililipat ko to sa mas mababang turner for decoration, sa dedication, tsaka sa extra pipings niya sa ibabaw. Ito yung sinutukoy ko na plastic na turner. Actually, ito lang yung ginagamit ko dati. So, sobra din yung struggle ko sa pagpapakinis ng icing dito, ng cake. Pero nung nagkaroon ako ng interest talaga sa pagbibake, nag-invest na ako sa mas mataas and mas steady na turntable. So, as you can see, nagsusulat na ako dito ng dedication. Before I put my dedication, chine-check ko muna kung saan ko ilalagay yung first letter ng dedication ko at yung pinaka-last na letter ng dedication ko. Mini-measure ko talaga kung naka middle center yung dedication ko. So, ayan. Yung ginagamit ko dyan is number 1 round tip.
para sa pagsusulat. Right-handed din ako, so ang ginagawa ko, yung left hand ko, yun yung ginagawa kong guide para sa pagsusulat, para yung kamay ko, kasi kapag naka-float yung kamay mo, mahirap talaga magsulat ng straight. So, kailangan mo ng guide para mag-straighten yung pagsusulat mo. Dahan-dahan lang din. Wala namang humahabol, so dahan-dahan ka lang. Sa design na to, hindi na ako gumawa ng 2D na effect. So, flat lang siya. So, ito na talaga yung ginamit ko for dedication. So, yan. Ba, okay lang naman kahit hindi masyadong perfect yung gilid. Okay lang yan. Mahirap talaga gawing perfect. Yung design nito, meron tong extra piping sa ibabaw. So, meron tong white piping sa ibabaw. Tapos, yung ginamit ko palang food color dito is red ulit from Chef Master gel food color. Ayan. Tinitingnan ko lang din kung saan ko unang start yung pagpapipe ko. So, ayan. Dahan-dahan lang din. Hindi ka dapat nagmamadali kapag nagpapipe ka. Kasi, yun nga, out of control yung pagpapipe mo. That's it. Lalagay ko lang to sa box. Tapos, lalagay ko na sa chiller. Tapos, naglalagay ako ng edible beads at edible pearls before pick-up. So, I make sure na before pick-up ko talaga siya nilalagay. Kasi, may mga edible beads at pearls tayo na kapag nilagay mo agad sa cake, is may tendency matunaw siya. So, to make sure lang din, para hindi siya matunaw, nilalagay ko siya before pick-up. Gumagamit ako ng tweezers. So, yung tweezers, para isa-isa siya. Kasi bago ko naglalagay, chine-check ko muna kung balance ba yung paglalagay ng sprinkles. Hindi kasi pwedeng basta-basta ka lang maglagay ng sprinkles. Minsan, nagdidikit-dikit sila or minsan, over yung paglalagay mo. So, dahan-dahan lang din. Tsaka isa-isa lang din. Yan. Super dali lang nito and super pretty lang din ng design niya. Sprinkles. Kasi may mga sprinkles na pag nag-moist na siya, nag-bleed agad siya dun sa cake mo. So, mapangit yung design ng cake mo. Pero, that's okay. Normal lang naman din yun. Kasi, hindi mo naman may iwasan yun eh. So, yan na yun. Tapos na yan. Pictorial na lang yan. So, ito na yung finished product ulit. Super neat and simple lang siya. O, diba? Again, thank you for watching. Please do share my videos. Bye!